Hello sa inyo guys, what's up sa inyo? So nandito na naman si Motodizer para gumawa ng isang panibagong video, tutorial video para po sa inyo. Kung meron kayong Shopee Pay Later at gusto nyo i-convert into cash, madali lamang yan mga kaibigan. So sundan nyo lang po ang step by step tutorial natin at dito po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan kay Motodizer. So matagal tayong walang upload. So ituloy-tuloy na natin ang tutorial. Maraming salamat mga kaibigan. So proceed tayo sa ating screen. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa ating screen sa cellphone. Ang una po natin gagawin ay pumunta sa Maya Business App. Kung wala ka pa pong Maya Business App, mag-download ka po sa Play Store at gumawa ka po ng inyong account. Okay, so click po natin ng Maya Business App. Lang po natin. Okay, after po nyan mga kaibigan, i-click po natin itong more. And then Maya QR code. I-screenshot po natin yan mga kaibigan. And then back po tayo. Alright, next naman po natin gagawin ay pumunta po tayo sa ating Shopee application. Alright, click po natin yung Shopee. And then click po natin itong scan dito po sa left side, sa taas. Alright, so ito pong profile dito sa may gallery na picture sa taas, sa right side, i-click po natin. And then, hanapin po natin yung QR code na in-scan, in-screenshot po natin. And then, click po natin itong check sa taas. Alright, and then select po natin yung amount na kung magkano po yung ita-transfer natin from Shopee Pay Later to Maya Business App. So, sa atin sample lang naman ito. Okay, itry po natin ng 200 pesos. Okay, click po natin yung next. Okay, after po nyan mga kaibigan, mamimili kayo dito kung ilang buwan ang terms na inyong pwedeng bayaran. So sa atin, try natin yung 1 month lang. Bali, 207. Ang interest niya ay 7.90 pesos. Okay, pay now. Click po natin yung pay now. Okay, so yan, nag-check na. So okay na po yung 200 pesos. And then click po natin itong okay. And then after po nyan mga kaibigan, labas po tayo ng Shopee app. And then punta naman po tayo sa Maya Business app. Okay, balik po tayo sa Maya Business app. And then, click po natin itong wallet sa baba. And then, ayan, as you can see guys, pumasok na po ang 200 pesos galing po sa Pay Later. So, ngayon po, ituturo naman po natin sa inyo kung paano po natin yan ita-transfer from Maya Business app to GCash account natin. Okay, click po natin itong deposit to bank. And then, select po natin yung amount, 200 pesos. And then, itong bank, syempre, ilagay natin po dyan ay GCash. Hanapin lang natin. Scroll down lang natin mga kaibigan. So, ayan. And then, account number. Syempre, yung GCash number po na kung saan po papasok yung inyong pera sa GCash account po ninyo. Okay? Okay, and then first name po, ilagay din po natin mga kaibigan. And then sa middle name, hindi na po ako maglalagay. Optional lang naman po yan. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo pong lagyan. Okay, and then last name po, lagay po natin mga kaibigan. And then customer number po, ilagay po natin. And then dito po sa purpose, ilagay po natin is allowance. Alright, so kung na-fill upan nyo na po yan, check nyo lang po yung form, kung tama po yung details na inyong inilagay. And then kung tama po lahat, i-click po natin itong next. And then so yan po, nakita nyo po yung ating details, deposit to bank. So click po natin itong confirm. And then magsisend po ng OTP kung saan po naka-register yung Maya Business app nyo sa number, cellphone number po ninyo. Okay, kunin nyo po yung digit code na 10x po sa inyo. So, yan, na-process na natin guys after natin na mailagay ang 6-digit code. Okay, so, balik po tayo sa ating wallet ng Maya Bank, Maya Business App. So, yan yung 200. Refresh lang natin. Tingnan natin kung nawala na. So, yan, 0 na siya.
So, i-check naman po natin sa ating GCash account kung pumasok na po yung 200 pesos. Alright? So, back po tayo at punta po tayo sa ating GCash kung may pumasok po ba na kung may pumasok po na 200 pesos. So, ayan. As you can see guys, meron ng text si GCash na may na-receive na po tayo na 200 pesos galing po sa Maya Business App. So, yun guys, congratulations dahil success at legit na legit po itong transaction natin galing po sa Spillator to Maya Business App to GCash account. Ayan, kung meron kayong mga Spillator dyan at na-operan kayo ni Shopee at gusto nyong i-convert into cash, ayan, gawin nyo lang po at sundan nyo lang po yung ating tutorial para po may convert nyo po ang inyong Spillator to cash. Ayan, maraming salamat guys at sana may natutunan kayo sa ating video. Salamat sa panonood.